Ikapitong kabanata. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Ang kagalakan ni Pablo. Bigyan ninyo kami kahit bahagyang puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin pininsala, ipinanganyaya o dinaya ang sinuman sa inyo. Sinasabi ko ito, hindi upang hatulan kayo, sapagkat gaya ng sinabi ko, kayo mahal na mahal sa akin at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat ng aming mga tiisin, ang nadarama ko'y kaaliwan. Nag-uumapaw ang kagalakan sa puso ko. Nang kaming nasa Macedonia, hindi rin kami napahinga. Panahirap ang aming naranasan. Labanan sa kabi-kabila at sindak ang aming kalooban. Ngunit ang mga nahahapis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Inaliw niya ako sa pagdating ni Tito. At hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa akin, kundi ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya. Ibinalita niya ang inyong pananabik sa akin, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit, kaya't lalo akong nagalak. Bagamat nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, hindi ko pinagsisihan ang pagkasulat ko niyon. Dapat akong malungkot sapagkat alam kong nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, bagamat sandali lamang. Gayunmay nagagalak ako, pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo kung ano ang ibinunga sa inyong buhay ng kahapisang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at marubdob upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot. Nanabik sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Sa lahat ng paraan ay pinakita ninyong kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay di dahil sa nagkasala o sa pinagkasalanan, kundi upang pukawin ang tunay ninyong damdamin para sa akin. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa akin ng malaking kaaliwan. At nalubos ang aming kasiyahan dahil sa kagalakang nadama ni Tito sa inyong piling. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya, sapagkat kung paanong totoo ang lahat ng sinabi namin sa inyo, napatunayan din naman ni Tito na totoo ang aming pagmamalaki sa kanya tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya. Hindi rin niya malimot-limutan ang magandang pagtanggap at paggalang na iniukol ninyo sa kanya. At ako'y nagagalak sapagkat kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan.